Magandang araw na naman sa inyong lahat. Andito na naman ang ating package from online shopping store. At bukas na, dahil kumuha na tayo ng ibang package dito. Yan ang kasunod natin. Yan ang laman ng ating kasunod na package. Battery case. Okay? 2 slot na battery case. 18650. Tatlong piraso. Testingin nga natin. Kasya ba ang 18650 dyan? Testingin. Ayun, kasya. Oh. Kasya. U3 LoRa. Ang battery. Positive to negative. Naka-series. May spring siya. Spring type. Naka-connecta siya in series. Screw. Lalagyan ng screw. Pwede mong tornilyo. Dalawang wire. Pula-pula itim. Okay. Plastic. Open type. So, yan ang ating package. Tingnan natin. Meron tayo ditong dati ko nang binili. Parehas din. Oh. Parang isang gumawa. Pero magkaiba ng tindahan. Diba? Ganun din. At meron pa isang klase. Close type box. Ayun oh, may switch. Ito yung dati kong binili. Eh, ba't ayaw? Yun. Yan. Oh. Mas mahal ito kasi may cover. Meron siyang switch. May screw din. Lalagyan na ng screw. Oh. Snap on. Maganda rin ito. Ito halos parehas. Spring type, open type, close type. Okay? Okay, mga Repa Peeps, balik natin itong ating lithium ion battery, U3 LoRa. Button head, yun o, diba? May button siya, yung kanyang ulo. Positive, negative, siyempre. Paano ba drawing yan? O ito. Itong ating lithium ion battery. Pag drawing mo yan, circuit, symbol, electronic. Yan. Mahaba, positive, maiksi, negative. Yan yun. Oh. Ilang voltage nito? Nominal, approximate voltage. Bakit ba may ilaw? 3.7 volts. Oh. Yan isang cell o isang pirasong battery. Paano kung i-connecta natin yung series? Oops! Ang gagawin natin, dalawa na siya. Positive,
negative, positive, negative. So, isang cell, nire-represent niya 3.7 volts. So, dalawa niyan, 3.7 volts times 2, ilan? 7.4. So, kung magdo-drawing kayo, circuit symbol o the electronic symbol, ibig sabihin niyan, dalawang cell o dalawang battery na naka-series. Dalawa nito. Paano connection sa case? Usually negative si spring. Di ba? Oh. Negative. Positive, negative. Na yun yung isang negative. Oh. So naka-series na siya. Paano ba ito testingin? Di ba? Madali lang. Eh kung alam mo yung instrument. Di ba? Oh. Kung alam mo yung tester. Eh kung itong gamitin natin, si Aning. Aning clameter. Clameter na voltmeter. Pindutin ang power switch. Power button. Backlight. Flashlight. Ayan. Ito. I-hold mo lang itong pangalawang button. You know? Press, hold. Press, hold. Oh, may flashlight ka na. Diba? Flashlight yan. Oh. Pwede na yan sa dilim. May flashlight yung ating clameter. Aneng. Mayroon pang backlight. Auto. Flashlight. Backlight. Ba? Liwanag din, no? Oh, kita yung nasa dilim. Okay, mga Repa Peeps. Balik tayo. Aray, nawala ng kuryente. Woo! So, pati natin ang battery. Bilisan natin at baka abutin na naman tayo ng ulan. Ayan. Kailangan nyo ng sandalan. Pindutin ang hold. Ang button, auto, backlight. Okay. Dito, positive. Sa negative. Ano yan? 4.006 volts DC auto. Auto ang kanyang selection, selector. Ano naman kung nasa case? Positive, negative si spring. Siyempre, negative na naman spring. O paano connection niyan? Positive, negative. Negative, positive, positive, negative. Negative nang dulo. Diba? Paanong sukat? Sukatin. Pula sa pula, itim sa itim. Nakasiris na siya, ha? Oh. Ayun. 8.04 volts DC. Kita mo? So, yan lang pagsukat ng battery. Okay, ito naman ang gagawin natin. Nasa box siya. Sukatin natin. Positive sa positive. 2, 4.050. Diba? Paano ito? Nagkamali ka ng polarity. Ayun o. Positive sa negative. Negative sa positive. Ayun o. Oh, negative 4.007. Bakit siya negative? Baliktad yung ating probe. Baliktarin mo lang
4.006. Okay.